yung ceiling chains plus yung isang level ng ulti. So doon siya malakas. Pag nakakuha siya ng drums Aquila, bote, face, tapos level 9, doon siya rarak ng rarak. Kumbaga, diba? Parang ganun. For halimbawa, yung iba naman mga heroes at items sila bumabanat. Example, yung power spike ng isang Earthshaker, kapag nakakuha siya ng Blink Dagger, eh, sobrang taas. At yun yung mga klase ng bagay na inaabangan sa Dota 2. Yung power spikes dahil sa pagkuha ng item or pag-hit ng level. And anyway, despite Disruptor being in S1 Lycos draft, pinili pa rin ng Team Chalupa, Hampas Lupa, na kumuha ng Ayo dito. So medyo, sabi nila, wala kami para sa Disruptor mo, bes. Alam mo, mag-Disruptor ka man, andito si Svensson te. So remember, this is just best of one. Kapag nasilat ka, tapos ang boxing. Walang game 2, walang pambawi ng hiya. Kaya kung ako sa inyo, eh, kumapit na kayo sa kanya-kanyang garter ng brief nyo. Dahil andito na si Boy Chalupa, mga kaibigan, itong batang to. Kaya nakita nyo naman, parang na, alam mo, nakakatakot yung ganyang bata eh. Parang mapapakapit ka na, mapapahawa ka na lang sa pitaka mo eh. Diba? So ayan mga kaibigan, kung nawawalan kayo ng cellphone, titigan nyo lang yung batang yan. Malamang, isa yan sa mga #5. Yan yung panglimang, panganim na membro. Ika-anim sa limang sumpa ng #5. Pero Tidehunter would be banned. Juggernaut would be the last answer of Team Chalupa dito. Thinking na magja-jug ang S1 Lycos, which is actually okay. In the sense na meron siyang built-in BKB to counter OD. Meron din siyang Omni Slash to mitigate yung damage output ni Sven. Kasi kahit ano namang clip ni Sven, kung nagcha-chop-chop si Juggernaut, di ba wala rin kwenta yun. So ito pa na mga kaibigan, good choice dito. And I think dito inisip ko, oh! Si Ursa ding pala ang gagamitin nila. Pwede, Sven versus Ursa mga kaibigan. Matagal na natin nakikita yung laban na ito. At tingnan natin kung yun ba mangyayari. Pero ito yung mga panahon na sana nag-ano na lang kayo, nag-Witch Doctor eh. Witch Doctor is a good answer versus a Wisp lineup. Since lagi may kasama, magkatabi si Wisp, yung Boy Bawang Crackers yan, siguradong tatalbog, di ba? Wala eh. Anyway, Ursa Warrior dito would be the check versus the Sven. Na alam natin na sobrang makate pagdating ng mid game, especially if you can get those items ASAP. Ursa Warrior dito mga kaibigan would be the ticking time bomb. Kung makakuha siya kagad ng Roshan dito without Chalupa realizing it, eh sila ang sasagasaan ng oso, di ba? Kasi dalawang baso isang araw daw eh. Yun yung sabi ng para sa patang sustansya. Darkseer, last pick, just to make sure that they can hit that Sanity's Eclipse right, and also to assist Sven in cleaving the hell out of the green wolves. Uy, angas, nakagawa ako ng doon. Green wolves, pwede. Pero ito na mga kaibigan, umpisa na ng laban. Samantala, nag-pause muna dahil gustong makipag-sec ni Chalupa. Ayan, sec daw. Bakit kaya? Alam ba nilang marami mga batang nanonood ngayon? Pero habang ganyan, ipakilala ko muna yung mga players natin dito. Andito na ang aking tropa pips. Back in PDPH days. At ngayon, pro player na siya. Nang iwan ang kuya mo. Siya ay 6K MMR na, samantalang ako 2K na lang yung party MMR ko. OD would be played by paring Dino, TC Dinosaur, Chalupa, tsata ang siya yung parang pinakabida dito. Hoy, yung overlay. Overlay, in-game overlay tayo. In-game overlay. Nananawagan ako. Ayun, nice one. Hoy, nag-swap pala sila. Dinosaur would be playing the Svensson te. Si Chalupers ang gagamit ng OD dito. Si Moomin Rider. Ang kapatid ni Kamen Rider as Eventual Spirit. Andito si Lebs 1 as Wisp. And may nakalimutan ako yung isa. Ayan, si Batusay, si Paring Jobrial as Darkseer. Sa kabilang side ng mapa, andito ang S1 Lycos, ang former Pacific Bros. Si Paring Yabish aka Alchino as Disruptor, si JJ Garan the Future aka Yaj as Ursa Warrior, andito si Good Boy Carl as Windranger, Outchas as Lion, and M21 si Paring RG ang gagamit ng Nature's Prophet. At sandali lang daw mga kaibigan na DC, si Paring na DC si RG kasi nahugot daw yung net mga kaibigan. So sa S1 Lycos yung net nahuhugot. Diba? So yan, may literal na hugot line yon kasi nahugot yung line ng internet. My goodness, napaka-corny ko umpisa pa lang ng laban.
Pero ganoon talaga ang laban, mga kaibigan. Easy lang tayo. And again, I would remind everyone na ESL 1 Manila tickets are still available kung nag-sold out man yung isang tournament dyan. Eh tayo, available pa mga tickets, kaya pwedeng-pwede pa kayong kumuha, mga kaibigan. Just go to smtickets.net. At huwag nyo kakalimutan, April 23 to 24 weekends yan, eh mangyayari ang ESL 1 Manila, ang kauna-unahang big esports event dito sa Pilipinas. Of course, brought to you by ESL and our sponsors, PLDT Home Fiber and Smart Live More. Napayang yung boss ko pang ano, Smart Live More. Yeah. At hanggang ngayon, mga bendo pa rin yung Batang Chalupa. Tingnan nga natin yan, ang Batang Chalupa. Forced to take that level 1 surge, therefore, hindi siya makakapag-farm early on. Wala siyang choice kundi mag-Bangers Gaming. And maybe this would be the opportunity for S1 Lycos to actually, outlane the Darkseer. So, yun yung problema dito. Kailangan niya kasi ng ano, kailangan niya ng Ion Shell. Diba? Ayon yun sa mga eksperto. Ayun, wala siya dyan. Pinabilis na lang niya yung isang melee creep. Nauna na siya, oh. Grabe, ang bilis. Ang ninja. Ang tunay na ninja, mga kaibigan. Parang si Riz. Charos nga pala kay Riz Natividad, ang tunay na ninja. At charos kay Bimbo, ang tunay na Hokage. Eh, pero mamaya na yan. Ako po. Yabish, nakita niya, sabi niya, bilis yung creep. Jer, nyari dun. Pero okay lang sila dito. Yash would be easily farming this one since they know. Oh! Lebs 1, mga kaibigan, with that nice one, nagpanggap na ano, na Bounty Hunter bilog na BH, inatake ang courier ng S1 Lycos at ginawa siyang bata dito. And I think this would be an transition to a gank. Meron na siyang pambili ng bote and probably a boots kung sakasakaling makuha niya itong first blood na to. RG, walang kamali-mali sa mga nangyayari. I think he knows, he can see the ward right here. Pero ito, naku, nakita siya ng bilog, inatake na lang niya. So thankfully, andito si Phoenix, nakatambay. Kaya hindi masyadong na-atake dito. Pero again, opportunity lost para sa Team Chalupa to actually kill Nature's Prophet. If they can kill NP, automatically lamang na sila dito after getting that courier. So yun nga po, mga kaibigan, si Batusay the Slasher, no choice productions kundi manood, at wala siyang magagawa kundi makapag-leech na lamang ng XP, and this would be disastrous para sa kanya. Level 2 na si Yash at masakit kumalmot, makakataas siya gamit ng search. Pero again, the damage has been done, and one more creep before level 2 and he was drained. Nakita mo yun? Pasalamat siya, meron siyang surge. Kung hindi, at saka meron siyang stout shield. Kung wala siyang stout shield, eh kaya na pa siya namatay. Samantalang, let's check the mid lane. Santino facing Mr. Chalupa boy. Ayun, kinakandisyan. Ako, dumikit na si ano. Dumating na si Whis. Ako po, palubugin mo, best. Pero wala siyang mana at wala ring bo. Ba't di ba may bote? Uy! Lebs 1, mga kaibigan, nakalimutan niya may bote. Siya could have used the bottle to give mana to Chalupa, and that would be an easy arcane orb to kill the hell out of ano. Pero to dinabay na lang nila si ano, dinabay na lang nila si Batusay the Slash, and he is now dead. Yaj Dota having an advantage right now. Automatically, we can expect an early Roshan from S1 Lycos now that Yaj Dota can get that life steal pretty much soon. Mga 5 minutes lang meron na yung life steal. Eh ngayon, nawala na kagad ng silbi. If you are an offlaner and you have died, take note, that was a first blood. Eh, automatically, kumbaga parang nasayang na yung utility mo. Diba? So, hard lane is hard indeed para kay Jobriel Ramos, aka Batusay. And he has no choice but to just stack. And this is a good move coming in from Batusay. Itong hinila niya para madaling mag-stack. Kasi alanganin yung dito yung box ng spawn camp. Masyadong malaki. Either you have to wait 56 seconds pababa, or 57 papunta dito. Pero opted to just cut the tree and make it easier. So sa mga di nakakalam ng ganung klaseng style, congratulations. And for those who are already aware of that, good for you, di ba? So yun naman para sa akin, sa Dota 2, hindi ka mauubusan ng matututunan, eh. Kahit sabihin natin 10 taon ka na naglalaro ng Dota 2, meron ka pa rin hindi alam, eh. Walang tao na alam na niya lahat sa Dota. Diba? And I think the same goes for any other game. Diba? May mga nuances ka na hindi mo maiisip. Pero anyway, good harassment coming in from Santino. Chalupa forced to use the last drop of bote. At laban ba to ng security? Let's see. Meron pa siyang panlubi dito. Nako po!
High ground is advantage para kay Chulupat. Pinalubog para kunin na ito. Tumitibis si NP. Let's go! RG catching him. Lupit! And that would be a surefire tali. Pero level 1 lang yun. Sumaktong dating ni Levis 1. Wala siyang buhay dito. Let's see if he can actually survive this one out. He cannot. Pero still, good save mula sa Team Chalupa dito. Saving their, their bro. Pero may wards na ko, sentry. Perfectly placed, anticipating a possible observer ward. And taking chances na baka makakuha ng Invis rune yung isang support ng S1 Lyco. So, buti na lang. Ito yung mga panahon na worth it yung paggastos mo ng 200 gold. So, 200G well spent para sa Team Chalupa. And take note, this is an upcoming team composed of top players from the Cagayan de Oro region, or basically sa the Visayas region. Stun, kinulong mga kaibigan. Batosai, dead again para siya ang Kenny ng laban natin ito. Yaj Dota would take him again 2-0 within 5 minutes ng ating laban para sa online qualifier semifinals ng ESL 1 Manila PH. So, best of 1 lang po ito. Whoever wins would have a guaranteed slot sa ating phase number 2. This would be isa lang to sa ating isang laban lang to mamaya pa. Ang laban ng MMR Warriors Zenem laban sa Skyville. Mga pihadong malulupit na players ang galing ng Class A, nakaakit ng classes. And they have they were able to defeat Gigabyte Mineski in leg number 4, dropping them at fourth place. So kumbaga parang kung kailangan mo pa ng kung kailangan mo ng headline para sa para sa Skyville, yun na lang yun. Napakagandang statement nun. They were able to defeat Gigabyte Mineski in the Class S playoffs. So magandang nangyari, Moomin Raider just stacking, I guess. Pero nakita niya meron itong mga 3 yan. Papatay na ba niya si Virizion? Ay, Virizion ba ito? Cobalion. May Virizion. Mas kamukha niya yung Pokemon na Virizion. Okay, Aromatis. Patay mga kaibigan si Aromatis dito. Tignan natin. Carl, nakakuha dito ng Arcane Rune. He can actually activate that one para makapag-spam ng kanyang power shot. Oops, ginamit na ba niya? Pinalubog nga lang dito na kupo. Pero okay lang, haras lang. Haras lang ng pana. Pwede mong gawin yan. Ayun. Pana, pero hindi tumama. Medyo duling ng konti. My goodness. No scope. Samantala, tingin ko may lifesteal na. Ito na nga, may lifesteal na. He, I think, would be getting a Dominator before actually opting to go for the Roshan. And good words coming in from S1 Lycos, anticipating that TC or Team Chalupa would check Roshan every now and then. So, naglagay sila dito ng anti-Rosh words. Anti-Rosh. Kasi iniisip na siyempre ng TC na anytime ay lalapit ang S1 Lycos para makapag-take ng Roshan. Although he can get a smoke of deceit. Eh kung kahit paano, 'di ba, kung parang magandang cover siya to para sa TC. So S1 Lycos just making sure that they are one step ahead of Team Chalupa. Naglagay na sila ng mga wards dito. Ayun. So the score is now 2-0 in favor of S1 Lycos. That the former Team Pacific just showing their kumbaga parang experience pagdating sa mga best of ones. And we all know na kumbaga parang S1 Lycos really needs no introduction since they came from Pacific. They are the former Pacific esports team na napangakuan ng bootcamp. Kaya ayan, sabi na, di nice. And now with JJ Garan plus I think Alcino, they are now a potent force. This is a 4-guy push, leaving Windranger behind. And I think TC would just answer back with the push on their own sa may top lane. Pero syempre, mas mabilis mag-push dito ang S1 Lycos. So yun na nga, just take down this tower and maybe transition into Roshan. Do they have the smoke? Do they have a smoke? Walang Yossi ang mga kuya mo. Kinuha nila yung Tore. Nag-TP dito si Yabish. Si Yaj naman, atras lang ng konti. No, choosing to farm still. So wala pang Roshan attempt dito. Tama yan. Pero ito, gugo nila yung nasa taas. Naku po, RG in danger. Ang sakit, Dinosaur! Naku po, nahuli ka nga lang and he is definitely dead. 360 no scope mula dito kay Carl Santino. Pinabalik pa si Kamen Rider. Naku po, yari ka boy. Hinalangan! Hinalangan! Wala kang takas boy! Patay! 4-0 instanto para sa S1 Lycos. And take note, they were able to take the tower and they were able to deny. They were able to deny the tier 1 top. They were able to destroy the tier 1 bottom and killed the hard carry and the babysitter. So para sa akin, sobrang laking gold sway noon para sa
para sa S1 Live, so you can check that out later. Pero mong gagang sila, kung sila panayin si JJ Garan. Nice activation ng Enrage just to remove, kumbaga parang lessen the damage output of a Team Chalupa. And now that gank attempt, medyo may flow. Since they don't have that particular set of disables to actually lock down si Ursa Warrior. So ngayon, buhay na naman po siya. Just waiting, collecting gold for that early Blink Dagger. If he can get the Blink Dagger by 10 minutes, then maybe this is already a set game para sa ano, para sa S1 Lycos. Kasi si Benson T, wala pang napaparm. Meron, Mantis pa lang, no stacks whatsoever. Meron ba siyang Roshan dito? Naku po, meron. Pero, ayun. Okay, good. Tinanggal na ng TC yung send, ano, yung words dito para hindi na sila manakawad kung sakasakali ng S1 Lycos. Kasi automatically, the boys of green would be assuming na merong stacks dito. Yung Team Chalupa first spent to actually catch up. Pero yan, meron na siyang Help of the Dominator waiting for that SN1, I guess. Ayun o, daming stacks. Susulit, mga kaibigan. Let's go gaming. Farm lang pag may time. Pero ito na, nagpapalakad dito just to check kung meron bang pumuputas kay Roshan. Wala pa naman. Nagpa-farm pa lang dito. May blink na ba? Meron na siya pang blink. Bibili na siya dito ng kanyang blink dagger na kanyang inaasam-asam kanina pa. And maybe they can snowball in mid lane. That's my assumption. Meron na siyang smoke dito. He can sell something. Or maybe wala. Manual lakad na lang siya dito. And actually, ay, ewan ko kung kagaya pa rin niya na dati. Pasok ka dito, blink in, and you won't be spotted ng TC. Pero ito mamaya na ako po, TC. Going for the smoke. They're looking for a bear. Wala silang makikita ang oso dito. Ay, hindi. Mukhang kawawang yabish ito. Alcino, swinap, pinugbog. Walang kabuhay-buhay. Yun yung ano eh, yung mga pagkakataon. Ay, naku po! Pumasok ka si Yaj! Galit na! Gusto niya ng bilog! Pero pinalubog siya dito. Nasa Natale, Pininger, mga tropa pips na kumpo, mukhang iihi ng patagilid. Si Lebs 1 dito, Chalupa, kinalmot and killing spree would be granted for the future. JJ Garan, transitioning back then, playing as the, ano, the offlaner for CNS. Now, choosing to go for the position 1. And what a choice. Dahil sobrang ganda ng kanyang pinapakita dito. Pwede na niyang i-go si Roshan dito eh. 4-man Rosh. He can do it. Meron pa siya mga puno-puno dito. Ayan. Pero mukhang ayaw niya ata. This uphill observer ward cannot be spotted unless may maglapag dito ng obs. Kasi wala namang uphill vision ng wards. Pero okay lang yan. Kung baga si Nairwar lang siguro ng S1 Lycos. Yung TC. Naglakad sila dito. Kumbaga parang para i-assume ng Team Chalupa na mag-Roshan dito si JJ Garan, pero syempre hindi. Pero habang ganun, check natin yung net worth. Solid upward curve towards S1 Lycos. 2k net worth advantage for them. How about the XP? Yes, it's the same. Oh, hindi! XP going towards TC, maybe because of the stacks being given to Sven. And kumbaga nakuha din XP ni Wisp at Eventual Spirit, so malaki-laki kinikita nila dito. Not to mention, tawag dito, Batusay was able to farm here in this big camp sa may secret shop area nila sa Dire Side. So, XP going towards TC, but the gold though is on S1 Lycos side. So, pinapatay naman po yung mga Pokemon, mga kaibigan, ang farm, easy lang. Naku po, natali mga kaibigan! Si Dinosaur, wala lang, pinabalik, niligtas! Pero Yatch Dota is just killing everyone. Unang makita patay. Yun, naligtas. Pero, cute. Ayun, ako po. Wala eh. Pero yun na, Yatch Dota mga kaibigan. Talagang binurse out lang yung isa. Mask of Madness na dito si Ursa Warrior. Hindi siya nag-domi. Okay, cute. So, hindi siya mag-orb. Wala siyang kukuning orb effect na, walang Deso or maybe Scad or Diffusal. Wala. So dito makipagkalmutan talaga, pihadong kalmutan na ito. And maybe, just maybe, he can just go blink into Roshan and take it once and for all. Now that tier 1s for both mid and bottom have been taken away, kumbaga alanganin pa rin kasi pwede mag-TP dito ang Team Chalupa as well as this area right here. Pero this is Ursa Warrior we're talking about. Sobrang bilis niya makapagpatay ng Roshan, di ba? Kaya kumbaga parang
tumitipi ka pa lang dito, kalahati ng buhay ni Roche. So, ewan ko lang kung maabutan nila ang hagupit ni Bear Brand. Diba? Ayan. So, wala daw sounds sa Dota 2. Oh, wala kaming in-game. Oh, wala kaming in-game audio. Since maging, ano, conflicting siya dun sa, ano, sa setup namin. Iba kasing setup namin dito eh. Yung casting PC magkahiwalay at saka yung ginagamit kong PC for... yung streaming PC magkahiwalay at saka yung casting PC. So, hindi ka pwede mag-in-game audio. So, bakit ka nga ba nasa in-game? Manood ka na lang dito sa ano natin. Kaya nga tayo may Twitch eh, di ba? So, yun yung mga kaibigan. The score is now 7-1. Sino yung butaw na namatay? Ayun, si... Ano nga pala, si Alcino Ginang. Oh, tama, tama. So, nag-iisang casualty ng S1 Lycos. Nasawi siya. Sawi rin siya sa pag-ibig. My goodness. Yun natin. Kinulong na po si Batusay, mga kaibigan. Lagyan ng ano, take. Pero, oy! Swap mula kay Moomin Raider and he's gonna pay the price. Nope! Tumating si Dinosaur! Tumating yung Dinosaur! Naku po! Kinulong si Edge Dota. Sa siya pupunta? Wala ang Aegis Chair! And what a comeback mula sa Team Chalupa Sandwiching S1 Lycos. At alam mo naman, the boy who cried wolf. Walang nagawa. Oh my G, akala ko pa man din sila yung mahihirapan dito, but the pressure being unleashed by Team Chalupa, that wrap around maneuver, ilubog ang isa, patayin yung natitira. So what a game pa ni. Hindi pa nga ginamit ni Chalupers dito yung kanyang Sanity's Eclipse, not even needing that one. Just move in via ano, via Wisp relocate, tapos God Strength, rock and roll. Diba? So ngayon, kumbaga S1 Lycos, medyo nakatikim mo sila ng galit ni Benson T.E. Diba? Kaya medyo nakakakilabo dito. Man, nagtatanong ko sino daw po si Santino. My goodness naman, guys! Ayan ang pangalan, no? Carl. Nagdudo ka pa ba? Baka isipin mo, Carl Lol? Hindi, si ano po yan? Yan po si Santino, mga kaibigan. Alam nyo kasi... Kasi nagtatanong kayo, bakit Kuya Dengki hindi na Santino ginagamit niya? Ang mga bata, alam mo, ang bata tumatanda, di ba? Hindi siya habang buhay Santino. Munti ka na nga maging taning, pero buti na lang, naging good boy na siya. Pero yun, kaya Carl na, di ba? Choice niya yun eh, parang ano lang yun eh, parang Bimbo, naging Raging Potato, tapos ngayon naging, ano na ba? Well, ano naman ginagamit na ngayon Raging Potato? Parang Raging Potato pa rin, di ba? Yun. So kumbaga parang kasama sa buhay yun eh. Tumatanda ka, nagbabago ka ng nickname. O parang ano lang, parang ano, parang si Big Daddy, ano, si Big Daddy. Dati No Tail, ngayon naging Big Daddy. Tapos ngayon Big Daddy No Tail na, diba? Pero tumami na kita nila si Karn. Ako po, ha? Ano? Pinasabog mga kami, tatlong tama lang. Pinalon. Hindi nga to espada eh. Ano yun eh, parang martilyo yun. May hammerhead sa dulo. Pero napaganda kasi dito ng positioning ng Observer Wards ng Team Chalupa. Pero tumawin, nag-smoke lang sila, pero wala silang inabutan. Late sila sa party. RSVP yon boy. Nyan sa inyo. Pero to, sabi na, pwede na to! Pwede na to si Chalupa! Pinabalik! Dito ka, boy! Nilagyan na lang ka, bote! Pwede ka ba po, lumog ba siya? Ha? What? Ba't tagal niyang ano? Na-delay? Delay telecast ba tayo? Ba't ganun? Ba't delay yung pabalik niya? Pinalumog ba niya yung style niya kaya na-delay? So na may ano pala, may unique interaction yung palubog. Pero yon, nice kill killing Chalupa and then transitioning into killing the towers. The tower pala of DC. At ngayon si Dinosaur sabi niya, babawi tayo, bes. Papatayin natin itong tore na to. Tama-tama kasi martilyo gamit niya kaya may additional siege damage. And anyway, he has finished his Hisange and Yasha. All that they're waiting for is to for it to be delivered. Gamit ang kanilang mamahaling courier. Ayan po, oh, yung Butete, si Axolotl. Ayan. Trivia lang mga kaibigan, ang itong Axolotl ay isa pong tunay na hayop. Ayan. Basa-basa, aral-aral din kasi pag may time, hindi yung puro lang kayo ano. Puro computer shop. At yan, nag-post po mga kaibigan si Yabish. Ano naman kaya ang reklamo nila dito? Mukhang nahila na naman yung cable. Hugot na naman ata yung net. Pero yun nga mga kaibigan, the score is now 9-6 in favor of S1 Lycos. But TC is now showing their true colors. Naghihintay lang pala sila ng kanilang mga ulti. Now with the relocate online, kayang-kaya nilang magano. Kayang-kaya nilang sumabay.
sa teleportation ng Nature's Prophet. Na ngayon, wala pa masyadong item. He's just waiting for, okay. Okay, gusto niyang mag-ano? Gusto niyang mag-Orchid. Trying to check OD, siguro. Para lang siguro hindi siya mapagbato ng kanyang Arcane Orb. Pero once Chalupa gets the BKB, eh, wala na yan, di ba? Also, Yule Scepter would be a good choice for OD. Pero, naku po si Carl. Sabi niya, may chicks dito. Naku po, sinigawan siya. Nasa na stay, nag-blink out. Wow! Or swap! Andito na po mga kaibigan ng opisya sa barkada. Sunugin! Pan! Two! Grabe mga kaibigan. Nakatikim ka na ba ng two hits? Oh, yun. Hindi mo lang pinag-farm. Hindi na binigay. Grips ba? Hindi binigay kay Dinosaur. Pero nakita mo yun? Dalawang palo ka lang. Hashtag. Dalawang two hits. Two hits. Yan. Ba't kasi may puno dito na harangan yung hashtag ko. Pero grabe. So yun po. Kung hindi ka pa takot sa Sven, matakot ka na. So SNY, Dominator, and Blink Dagger is all it takes for you to drop in two hits. And Chalupa naman dito gagawa ng 4 staff instead of the more usual build dito na kumukuha ng Rod of Athos kaagad. So sabi niya gusto ko lang dito makapag 4 staff maybe to escape the clutches of Ursa Warrior in the case na makalapit siya dito. Kasi ang gagawin lang ni Ursa Ding pag lapitan kalmutin. Medyo mga 4 hits, 5 hits siguro pero napakabilis noon, rapido el rapido bandolero succession yung gagawin niya ni Ursa. So, pwede niyang palubugin tapos 4 staff away para makite niya si Ursa, di ba? Arito, pumiping sila. Sabi niya, huy, oras na, pre. Tagal natin dito nagpa-farm. 20 minutes na wala ka pa rin ages nangyari sa'yo, boy. Pero hindi, farm muna yan, eh. Baka mag-ano muna siya, Heart of Tarrasque, maybe? Or maybe, tama, Heart. Hindi! Basher! Aba! Okay, so may good choice na rin. Pero kung ako sa kanya, sa ganung kalaking pera, Heart na o kaya BKB para hindi ka masyadong matakot sa damage output ni Spell. Pero mga pay, nagtayo na sila ng puno dito nilabas na mga Pokemon para kalmutin si Roshan. And what is TC's answer? Are they able to smell this one? Are they even aware na nag-Roshan na ang S1 Lycos? Mukhang wala silang kamalay-malay mga kaibigan. Yaj Dota would be taking the Aegis for himself. And now, they are back in the advantage. And naglalandside ng konti. Pero still, it's in their favor. 1K net worth advantage or along the lines of mga 300 siguro na net worth. XP naman, landsliding towards TC. So, ibang klaseng laban to. Pero kung punto por punto, masabi mo TC lamang sa numbers eh. Look at this, net worth ni Dinosaur, ni Dino, nasa 13K. Si paring Edge Dota, 10K lamang ang kanya pinagmamalaki nito. Oh, swing up na! Sabi, bugbugin na to! Nag-break! Si Outjust, mga kaibigan na kumpo! Oh! Boom! Sabog ang Petchay, double kill para kay Edge Dota and with no one to defend. The Tirto, hindi nasa likod pala. Nasa likod si Dinosaur, pinabalik, hindi ka makakatakas. Tinali na at Joypads Academy, isa lang ang nabuhay si Batusay the Slasher. Forever alone, that JPEG, ang kanyang drama dito. And S1 Lycos would ride into the sunset with not only an Aegis, but a Tier 2 tower. And I think they can actually push this one out. Tatapakan nila yung bata. Tinapakan ng bata! Tinapakan si Bachaloops! Oh! What a disrespect, mga kaibigan! Oh, ito, sabi to, Siga to, Siga si, ano, si Cobalyo, no? Sabi niya. Ako pida dito. Sinapak. So, with the numbers advantage on S1 Lycos side, hindi man lang sila nagduda, sabi nila, Tier 3 na ito, Batusay na silence ka agad, Yudge might die! Pero meron siyang extra buhay dito sa 25, sa ano pa, 23-24 pa, mahal na araw, pero 23 pa, mababoy dito, S1 Lycos now dead, let's see. Huli nila si Carl, pero hindi, nangangalmot pa rin eh! Yudge, still alive and kicking, pero wala siyang sasantuhin. Dahil Chalupa, with 30 intelligence stolen, was able to defend their turf. And with that vacuum ball, I think malaking tulong yung vacuum ball dito, not to mention yung healing yung sustento ng heal na binibigay. Oy, naku po, hindi pa tapos ang laban. Sabi na, tara, salubungin na to. Blink in, Batusay. Vacuum, tapos ano, sinilent siya dito. Sa pakin na yan. Naku po, huy! Yan sa'yo, RG. At tinamaan siya ng bola. At ubos. Ubos ba? Hindi naman.
Kumaga pa, sulit. Sulit ba? Ay, hindi. Yung Fight Riga plate eh. Gusto ko tingnan kung lahat ba namatay. I think almost everyone died. Except for maybe 2 or 3. Pero grabing sagutan dito mga kaibigan. Pero the story is still... S1 Lycos was able to go for an immediate snowball resulting in a tier 2 and tier 3 tower on the bot lane getting destroyed. So ngayon, bukas na po ang pintuan sa Cagayan de Oro para kunin. Oh, naku po! Sabi na, bawal yan, boy! Bawal yan! 2:30 na! Blink out. Easy. May cheese pa siya dito. So anong oras daw kasi? 2:30 na. May big... May goodness! Dinosaur, mga kaibigan, na talaga nga naman malatirex ang galawan niya dito. Mayroon na siyang BKB, SNY, Helm of the Dominator, Blink Dagger, and take note, nakabuo na rin siya ng Quelling Blade. Kaya sobrang taba niya dito. At ngayon kung sila nag-push, mag-push din kami, sabi dito ng mga bata from Cagayan de Oro. And let's see, what would Ursa Warrior do? He needs to bank on the RNG coming in from the Skull Basher. And ayan nga sinasabi ko eh, kung nag-BKB ka kakagad, di saan, di ka nahirapan, di ba? Wala eh. So yan. So the pride of Cebu, mga kaibigan, nagkakaroon dito ng konting pag-asa. Samantalang the boys, the Green Wolves, eh ano, kumbaga parang medyo ano pa rin, hindi pa naman ganun katapos. And remember, this is just best of one. So talagang walang bibitaw, mga kaibigan, walang uurong. Are you ready to rise from the rest? Yan ang tanong dito. Dahil sa ESL 1 Manila, mga kaibigan, there can only be one Pinoy team na tatapak sa ating main event coming in at April 23 at 24. Napaganda ng transition ko into promotion. Grabe, sellout boy. Sulit na sulit. Ay, amin. Talagang alam mo, kaya na pa to si Boy Chalupa. Si Chalupa. Kamukha ni Juni. Shoutouts nga pala kay Juni. Ayan, yung tropa ko yan. Ay, hindi. Kung hindi si Juni, kamukha ni ano... Eh, mamaya na. Muti nga na magkamatayan dito. I think merong relocate eh. Ah, hindi, wala pa. Chill lang. Safe lang. I thought they're gonna go for relocate and to kill Carl. Pero hindi pa. Wala nangyari. Chill lang. Relax. Oh, anong nangyari sa'yo? Farm lang dito. Carl now securing a Maelstrom and Blink Dagger. Medyo late ang kanyang Aghanim Scepter, but just 300 gold away, so hindi naman ganun katagal yan ni farm. Si M21 naman naka drums dito. Ano pa ba? Aghanim Scepter will be coming up soon. And of course yung Orchid niya ginagamit kanina. Check natin lahat. May Blink si Lion, si Outchas. Ayan, kita natin. Meron siyang extra cloak kasi medyo gangster ang kuya mo. Yabish naman dito, merong Arcane Boots. And probably sifting through kung ano man ang meron siya ditong pera para makabili ng Aghanim Scepter. Sa kabilang side ng mapa, let's check. Si Levs1, meron ditong hoodie, jacket ng Rave, Glimmer Cape, meron siyang Urn of Shadows, may bote, meron siyang Magic Wand, at saka casual na Boots of Speed. And now, a Gem of True Sight sa kanyang possession. Dinosaur, ganun pa rin. Yan yung item niya kanina pa. Si Kamen Rider, meron ditong medallion dahil siya daw ang first honor. Chalupa naman, meron ng Force Staff, and that's it. Meron siya ditong 3.1k, maybe collecting money. Nagsisave siya para sa kanyang tuition. Pero summer na eh. So baka naman ano to. Baka Rod of Athos. Or transition into a rush, tawag dito, Hex, or maybe a Shiva's Guard. Darkseer naman securing the Guardian Greaves, Blink Dagger, Soul Ring, and of course, TP Scroll. Para siguro, nakukita niya, swap! Kaagad! Para dito, kay Disruptor ako nagdabog. Si Yash at kinanamot kaagad si Chalupa. So, hindi umabot yung heal! Kulang sa sustansya at dalawang baso lang pala ng gatas ang kanyang ano. Dadaan eh, samantalang ito naman si Dinosaur at Company, sinagasaan yung nag-iisa doon. Naku po. One. Naku po, wala na. Dinosaur, mga kami, na lockdown dito. Chambalero effect online. Skull Basher is doing it, and that's what's gonna happen. Kapag nagamitan ka ng RNG, ganun kabilis kumalmot si Ursa Warrior, mga kaibigan. So anyway, nakita ko sa chat, ano tawag dito? Sino daw ba mananalo? Ursa or Sven? Alam mo, matagal nang ano yan eh. Matagal nang naglalaban yan eh. Para sa akin, lamang si Sven kasi may stun. Yan. Tapos pareho silang may... Pwede silang mag-abyssal blade pareho eh. Kaya para sa akin, kumbaga... Mano imano. Mauuna siyempre yung stun ni Svenson. Okay, meron siyang extra na stun.
kung sakasakali. Dire structures are fortified. Yan ngayon, sige, parm lang dito mga kaibigan. Tama-tamang chance lang. What would Team Chalupa do? Uy, nakakita sila ng Phoenix. Talaga ito nung batang to eh. Nahuurat ako eh. And anyway, the scores now 70-14. Sa laban natin ito, lamang ang S1 Lycos pagdating sa bilang ng kills. Pero again, this is not kills of the Ancients. Hindi ito Kota. This is defense of the Ancients. So, ito ang kailangan nilang alagaan dito. Opensa at depensa para Stig. Uy! Ano to? Nagpanggap na Ancients! Ang cute! Nakataya, pero pinatay nilang isang ano eh. Pinatay nilang isang Triceratops. Para Astig. Ayun no, sobrang madami-daming na papatay ng mga wards dito. Tama ginagawa ng S1 Lycos actually securing that one since they know that with Wisp in ano in TC side eh kapag naspatan ka eh susuguri ka kagad nito ng ano ni Taxi. 'Di ba? Samantalang nag-smoke pa sila, may smoke pa sila. Walang smoke pero magma-manual lock ata si Yatch Dota dito para kumuha ng Roshan. Anyway, it's just 5 siguro mga 2 minutes bago mabuhay ulit si Roshan. At yan nga, dalawa pa ang pinadala nila dito mga kaibigan, mga saksing buhay. Ayan, isang Pokemon at isang illusion. Pero walang pakialam dyan ng TC kasi magpupush sila. Ito na si Dino, ang aking tropa peeps. Walang halong bias. Ayan na po mga kaibigan. Itali mo, bes! Ayaw, natakot mga kaibigan. Kasi pana lang ang gamit eh. Itali mo, Carl. Itali mo. No, yun. Nag-blink mga kaibigan, nagpala yellow dito. Pero again, the pressure being dealt by TC. Hindi na yun, hindi lang siya basta ano, harap-harapan yung Psywar na ginagawa ng Team Chalupa dito. And although they have, S1 Lycos has, Nature's Prophet. Eh, hindi nila pwedeng i-underestimate na iikutan sila, lilikuran sila ng ano eh, ng spin eh. Diba? Ikaw ba naman eh, ilikuran ka, diba? Sira ang pride mo nun, kahit gano'n ka pa kalalaki pag nilikuran ka bigla. Diba? Kaya nga maraming takot makulong eh. Kasi pag nilikuran ka, wala na. Diba? So, yun mga kaibigan, the score is still 17-14. Nag-iipon lang sila, meron dito 3-5. Si paring Dinosaur, 3-6 pala. Ayan, ang kanyang extra pera dito. Ano kayong bibili niya? Sa ganitong halaga, makakabili ka ng The Division eh. Oh, wala, chill lang. Ipon, stack, yun. So, easy stack na naman para kay Dinosaur. Maybe he wants to get a Heart of... Oh, no, an AC. An AC would be good. AC would be great versus the Ursa Warrior. Pero naku po! Nakita nila si RG! TTP ka ba? Hoy! Stun! Ayun! TP pa, bes! TP pa more! Ano ha? RG M21 pala ha? Naging R21 siya dito mga kaibigan. And like what I've said, yun yung pressure play na ginagawa ng isang Sven at saka Wisp. Diba? Gone are the days na kinakite si Sven. Siguradong may makukuha siya. At ako po, oy, meron ka bang orb? Meron ka bang spirits? May spirits ka ba? Do you have spirits? Bro, do you have spirits? No! Ayaw niya gumamit ng spirito mga kaibigan. Kung gumamit siya, kinabahate mo, nahihisi, si Houchess naman, napasiyar oh. Sobrang nakakaba nun. What a moment para sa kanya. Pero anyway, sabi ng TC, unahan na natin ang S1 Lycos na kumuha ng Roshan. And oy, may kill pa ata dito. Naku po, pero nakakabang si Yatch Dota and Dinosaur wasting that ages in my opinion kasi wala nang ani, wala nang relocate. Habang may laban dito sa may kabila, wala pa lang kasi mamamatay si Dinosaur. Naku po, ginamit agad ang Glimmer Cape. Si Lebswan na lang tinali sa puno ng bayabas at meron pang Gem of True Sight na pwede silang kunin. Hinex, may stun ka ba? Outchas, i-stun mo nga, nahuli ka Balbon. Naku po, kahit kaano kalaki ang armor mo, yun tinali na naman sa puno ng Atis. So, alam mo, unfortunately for Team TC, medyo malayo sila sa kabihasnan. At ngayon, pinipitas na lang isa-isa ng S1 Lycos. Nandiyan ka pa, Veg? O, bilang lumito yung mukha na naman ito yung Chalupa. Nakakaasar talaga. Pero ngayon, mga kaibigan, with 3 down and only 1 casualty para sa S1 Lycos, they are looking towards taking the Roxas. Tanda natin, pwede mag-buyback si Dinosaur. Pero, wala na siyang... Ay, meron! May Godstrike! Pwede pa! Stanini, parang as 1, 2, asawa ni Marie, patay. Habol pa! Oh! Kulang sa, gasolina. Also, no vacuum to speak of. Pero yun, a silver lining is only the range racks ang nakuha dito ng S1 Lycos. Pero still, it's an advantage para sa mga bataan natin dito na naka-green.
Dahil yung range clip ito, sobrang lakas niya nito. Ito binata na, laki no. Tingnan natin, Pakita ka boy, pakita ka. Tumon, laki no. Eh binata ni. Yan ang growth gap years kasi, 'di ba? Sabi ko sa inyo, kaya nga may uros sa yung ano, kaya may uros yung S1 Lycos kasi dalawang baso isang araw lang talaga. Yun yung sikreto. But anyway, nakuha pa niya yung gem. Oh! Patay ang dragon. Alam mo yung rescue mission nung courier just to take the gem. Para sa akin medyo mali yun eh. Dapat hero na lang ang kumuha ng gem noon kasi nandoon naman sila nung kanina, di ba? They were able to push actually, but they chose not to take the gem. So that's weird coming in from S1 Lycos. Pero anyway mga kaibigan, magpo-push na dito. Dire's top tower is under attack. Ayan, oras na daw. Game na. Push mula sa S1 Lycos. And it would be answered by a push of their own mula sa TC. Pero they have relocate. They have God Strength. So abangan natin yan. So pagkakuha nila ng Tori dito, they would answer back. Maybe go for a wraparound tactic again. Mula kay Dino. The Dinosaur. Ito na. Ayaw pa? O sige, abang lang. Kunin mo na yung Tori. Nasaan si Wisp? Ito na. Relocate na ba ito? Relocate na ba? Ayaw pang mag-relocate. Vacuum into wall. Or ba't yung pag-inagap yung spaghetti mo? Nako na huli si Jalupa na basher ino mga kaibigan. At sunog ang pechay. Umasa si Dinosaur. Ito na, Yaj versus Dino 1v1 sa may puno ng baano. Yun, namatay ka agad. May sakay ka pa ha. Ano, killing spree si Dinosaur. Blink out. Blink in pala, sorry. Papunta kay M21. Ako po sigaw. 2 seconds 1. Oh, ikaw na lang Carl. Stun mo, 1 second to go. Na-silence siya dito. Pinabilis ng surge. Blink in mula kay Batusai. Binacuum. Mega kill will be taken away mula sa kanya. At tumatakbo si Yash. Naubos na ng lupa dito. Blink out. TP. Nakita siya. Nakita. Oh no. Dominating. Para kay Dinosaur na ngayon. Naka MKB. Walang pakialam sa puso ni Carl. Windrun pa. At ngayon, magpo-push na po ang TC. Team Chalupa might be able to take this best of one. Pantay pa ang score, 21-21. Sabi niya, wala. Crips ba? Crips ba? Ayun, sabi niya. Oo nga, crips nga. Wala. Atras siya eh. Alam mo, kahit gano'ng kakalakas. Diba? Hindi mo kaya mag-solo ng Tore pa. Diba? Pero what a good vacuum wall from Jobriel Ramos aka Batusai, isolating S1 Lycos, giving them an unfavorable position. Nakita mo napilit nahuli si ani, nahuli man si Chalupers na basherino to death. Eh si Dinosaur nakakuha ng magandang wrap around, di ba? And they can't really ani, they can't really parang mitigate, or sa Tagalog hindi nila kayang bawasan yung effectivity ng God Strength eh. Naka MKB na yan boy eh. Kaya kumbaga parang solidong breezy na yan, di ba? Parang Mario ng hash 5 yan. Naku po yan. Oh, sige, ang dami. Oh, easy money. See, ay nahiya. Sabi, ayoko na, masama yan, baka huli ako ng peta. So ngayon yung mga dragon na lang kinuha nyo dito. Mayroon siya 3-2 gold. Maybe gonna go for maybe securing buybacks. Pero nag-buyback na siya eh kanina, di ba? Ay, hindi, mayroon pa siya. Uy, nagkami lang pinindot. Eh, pero may nag-iipon lang siguro. Good choice mula kay Dinosaur na mag-ipon ng pera pambili siguro ng kanyang satanic. Samantalang si namesake dito si Chalupers, meron ng BKB, 4 staff, and this is definitely a hex para sa kanya. Pero naunahan siya ni Nature's Prophet na ngayon eh, merong Hex on top of Aghanim Scepter and ano, Orchid Malevolent. So puro tungkod ang kanyang gamit dito, dahil makes sense kasi meron siyang drums eh. So ano ipapalo mo sa drums mo, di ba? Mga stick. So tatlong stick ang meron siya dito para siguradong magagamit yung drums. Kaso walang charge eh. Samantalang yun ang nangyayari, nakaposiba La Guardia para kay Darkseer na ngayon eh, would be useful versus an Ursa Warrior since Shiva is a good counter versus melee carry. Kasi hindi sila makakalapit, mahirapan silang makapag up close and personal kapag tinamaan sila na Shiva's guard. So trivia lang yun sa mga di nakakalam, baka sabihin nyo, kuya Denki, ba't ba nag-Shiva siya? Ba't din nilang siya nag-Hex din? Diba? Pero ito na ko po, Batusai nasa peligro ata, pwede kang i-go! May blink dagger si Auchas! Pero hindi, chill lang daw muna.
Easy. Chill lang tayong konti mga kaibigan. Again, what you're watching right now, this is the first match of the night. S1 Lycos laban sa Team Chalupa para sa isa sa dalawang slot natin na makukuha for phase number 2. This is ESL 1 Manila PH Qualifier PH Qualifier Online Tour Semifinals, brought to you of course by PLDT Home Fiber and Smart Live More. My name is Dengue from Mineski TV. Abangan nyo yung episode 2 ng Sakita Nights. Abangan nyo rin yung magiging episode 3. Dahil baka sabihin nyo, kaya Dengue, baka puro Dota 2 lang nilalaro nyo. Hindi ah. Marunong din kami maglaro ng Clash of Clans. Abangan nyo. Tsaka Brick Game. Pero di, marami pa tayong laro dyan. So salamat sa mga sumusubaybay, sa mga pinapalabas natin sa Mineski TV, ang nag-iisa at numero unong esports channel sa Pilipinas. At marami po tayong mga shows. Baka sabihin nyo, puro lang tayo mga stream, mga ganyan ganito. Abangan nyo lang, marami pa tayong mga production syempre. Kasi alam mo, oras na eh, di ba? At saka nga pala, hanggang ngayon may nagtatanong pa rin sa akin kung paano daw po ba ESL1 Manila, papalabas ba sa TV? Ayoko munang kayong i-spoil, pero sabihin na lang natin, oo, yan. Easy lang kayo, di ba? Marami tayong sorpresa. Alam nyo, baka nga magulat kayo, may commercial eh. Baka bigla kayong kiligin. Baka pag manood kayo ng sine, pag tingin nyo, may... sa sinehan, mayroong commercial ng ESL1 Manila, baka kiligin kayo. Okay, masyadong sumigaw. Bawal sumigaw sa sinehan. Pero yun nga, easy lang kayo. Alam mo, maraming pakulo ang mga kuya nyo from Mineski Events Team and of course, from ESL. Dahil alam namin kung ano yung mga gusto nyo, di ba? Ako po, kita nila. Oh, si M21 nakakita dito ng dinosaur. Pero naharangan siya, hindi makalapit. Si Ursa Ding, Yaj Doto, na lockdown si dinosaur. And he is dead without even needing the help from the Ursa. Uy, swing up. Nilayo sa peligro si M21. Nagtitipi out na siya dito. Makatakas ba siya? Nakatakas ang kuya mo. Pero okay lang. Ako po, galit na si Dinosaur. Nagbuyback para sumugod. Mga kaibigan, sa inyo galit na ako. Sinong pwede dyan? Ako pwede na to, si Outchas. Stanini natali dito. Nagtago siya. Oops. Oy, hindi ka makapag-stand boy. Ang bilis na maglakad. Ninja. Oy, inabot pwede ng, ano, ng stand. Si Carl na baliw, mga kaibigan, sa siya pupunta. 1 second for another set of blink. He's just gonna blink out. No! He actually blinked in! Oh! Uy! 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 Nabaliw din ang kuya mo, Dinosaur! Nyari sa iyo, natali ka tuloy mga kami sa puno ng atis. At siya ngayon ninatrat! Binarena! Binarena si Dinosaur! Die back! Killing spree for Carl! And a golden opportunity for S1 Lycos to take them away. Tipis sa taas! Tipis sa taas! Uy, M21. RG, TP sa taas. Oh, hindi, sabi niya mid ako, Kuya Dinks. Yan, nabaliw. Saan si Kuya? Saan ang pumunta? Tatlo patay, walang buyback si Sven. Of course, it's pushing time. Ayan na nga mga kaibigan. Kumbaga, patutugin na dito yung ano, team song ni Shane McMahon eh. It's all about the money. Ayan na, pero hindi, Roshan pala ang gusto nila. So strange choice coming in from my S1 Lycos, wants to take the safer route, not underestimating the prowess of an OD. Naku po, kumapit sa iba si ano. Naku ah, ano ka, haliparot ka ha. Ayo, kumapit ka, bigla kay bench ha. Pero wala silang naabutan mga kaibigan, medyo mission failed. Naku po, 2-1 ligtas, mission failed. Anyway, S1 Lycos again continuing the Roshan onslaught and they would be getting the Aegis and the cheese. Sure na yan. Rock na ito. Oh, nabahas yung malas. May pagkamalas ka rin, no? Parang Yaj. Ayun, kuha na to. One. Boom, patay. Aegis would be taken of course by Yaj Dota, the cheese. Sa kamay ni Outchas, may Hispanic o anak ng Diyos Incorporated. At ngayon, oh, tinitipihan na. Oh, nagbago isip. Hindi nila kaya si Kamen Rider. Beto, push na lang daw. Pero ngayon, automatically, this would be ano, a pain in the neck of Team Chalupa. Annoying little thing na butas na ang kanilang kanilang bottom lane, basically. Yash, nagmamaasim mga kami. Meron siyang Aegis dito. Meron pa siyang charge ng kanyang energy. Pumasok! Hinuli si Batusay! Sinap! O di sige, ikaw na lang! Ano ba? Nagpresenta mga kaibigan. Nag-adobe audition. Carl is dominating my wall. Pero walang vacuum. Galit na si Svensson T. Oh! Isang click lang.
namatay ang dalawa at si Yabish ang susunod sa yapak ng kanyang mga katoto. Nasaan ang stanini mo, Bes? Oh, uy! Oh, isang hataw lang. Isang hataw lang, ginaripi. Oh, ikaw, ha? Saan ka pupunta, sir? Saan ka pupunta? Hindi na nga, kinailangan ng panis. Oh, naging insekto si Benson. Pero di na kailangan ng kahit ano pa. And they were able to defend their turf successfully. But still, the momentum of the creeps. Kita mo naman, solid. Dire-diretso ang pag-akyat. And they weren't able to catch Yaj Dota. And with the Abyssal Blade now up and running, it's just a matter of time before they can shut down Dinosaur. Maya-maya. Diba? Easy lang kayo mga kaibigan. At sinabihan ko nga sa inyo, hindi ko po sinaksak, sinapak ko lang. Eh, alam mo, sabi ko, magdasal ka na sa manginasal, di ba? Eh, nakatikim siya, di ba? Akalain mo yun, sinapak lang ni Smuglass, pakiramdam niya na sinaksak na siya. Ang hula ko dun, guys, hindi alam nung kapatid niya kung ano yung difference ng sinapak at saka sinaksak. Di ba? Ayan, kaya nga gusto kong, patasin yung budget sa edukasyon, eh. Mga ganun bagay. My goodness. Ayan, kaya sabi ko nga, aral-aral muna eh. Sinapak sa bibig. Meron bang ganun? Sinaksak sa bibig? Sana itong sasaksakin ko, bibig mo. Nyari sa'yo. Di ba? Pero yung ang suntukin ka sa kilikili, masakit na eh, di ba? Ewan ko. Alam mo, kaya dapat boss, bawasan natin yung pagsingot sa katol eh. Kasi kung ano na mga naisip na tao. Pero anyway mga kaibigan, the score is 20-27. Mukhang dikit ang laban, pero iba ang kwento sa ating mapa. Butas ang bottom lane ng Team Chalupa. Top lane is, possible go para sa S1 Lycos. Mid lane, half HP ang kanilang Torres. So it's just one little big push. Oy! Na-break yung smoke. Sabi niya, may tao dito! May tao! May tao! Ba't sila nag-ward? Di ba na naisip na nakatayo si Lion King? Ayun! Sabi niya, oy, yung ano, common sense, guys. Ayun, huli nila. Eh, dahil wala na kayong sentry, ayun. Na, oh! Pasharino! Meron pa siya. Ba, hindi na niya kaya. Ay, hindi, kaya pa niya. Kaya pa niya! Grabe, walang laban ng Sven kay Ursa Ding. At ngayon, si Chalupa na lang daw. Sabi niya, ako na ang bubugo dito ng ating umaga. Pulingin si Batusay, humaharang dito ng konti. Kaya pa niyang patayin. Oh! Sabog ang Pechay. Batusay, so na mega kill streak. Tatlong patay sa TC. Buhay pa si, ano? Ayun. Yaj Dota may kumakalun. Pero dito pa niya patay si Batusay kung sakasakali. Wala na siyang buhay dito. Makapag-buyback ba? Nag-buyback na ang lima. Buhay pa sila dito. Naku po, it's time for them to actually end this once and for all. TC! Grabe, what an opportunity for them to actually destroy S1 Lycos. Pero sadyang Abyssal Blade. Hindi ko in-expect na kayang i-burst down ni Ursa with just a simple 3-second lockdown. Yung Sven na ganito kataba. Diba? I was waiting for a Hex. I was waiting for assistance. Pero wala mga kaibigan. S1 Lycos would be taking the 7th slot. Tama. 7th slot para sa phase number 2 ng ESL 1 Manila PH Qualifier. My goodness.